Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung anong magiging taya ng ating panahon ngayong last day ng April. Makikita natin dito sa latest weather satellite image ng PAGASA, wala pa rin po tayong nakikitang namumuong sama ng panahon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibilities. Tanging ang easterlies ang hangin magdadala ng mainit at malinsangang hangin na nanggagaling naman dito sa Silangan ang umiiral ngayon sa bansa. Ang mga kaulapang ito sa parte ng ITZZ o Intertropical Convergence Zone ang matatagpuan sa labas ng Philippine Area of Responsibilities ang siyang magdadala ng mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito, ngayong araw ng Biyernes, patuloy pa rin magiging malinsangan ang malaking bahagi ng bansa. Sa malaking bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at mababa ang tsansa ng pag-ulan sa maghapon. May inaasahan din pag-ulan sa pagitan ng alas 8 at hanggang bago magtanghali sa Aurora at sa Northern Quezon. Pagdating naman ng hapon o early evening, may mga tsansa na rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, sa Cordillera, ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, ganun din sa Palawan. Dito naman sa Metro Manila, maulap sa maghapon, meron din aasang may tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi nito sa umaga o kaya sa hapon. Maaring umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum air temperature at maaring umabot naman sa 40 degrees Celsius ang heat index nito. Nasa 33 degrees Celsius naman ang maximum air temperature sa Lawag at ganun din sa Tugigaraw. Sa Visayas, good weather sa umaga hanggang tanghali ang inaasahan hanggang weekend. Pagdating naman ng hapon o gabi, may mga inaasahan na tayong mahinang pag-ulan at katamtamang lakas ng ulan dito sa mga dala ng mga thunderstorms dito sa Leyte, Cebu, ganun din sa Bohol, Panay at sa Negros Islands. Nasa 32 degrees Celsius naman ang inaasahang maximum air temperatures sa Tacloban, Cebu at Iloilo. Dito naman sa Mindanao, umaga pa lang may mga aasahan ng heavy to intense rain sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Soccsargent, Northern Mindanao, Caraga at Tabao Regions. Dulot naman ng mga isolated thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon. Nasa 33 degrees Celsius naman ang maximum air temperatures sa Davao, 34 degrees sa Zamboanga at 32 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro. Mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods and landslides sa maaring idulot ng mga ulan. Narito naman ang mga aasahan nating antas ng heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga ka-RSP, ang heat index kapag umabot na to sa nasa pagitan ng 32 at 41 degrees Celsius ay maaaring makaramdam na ang ating katawan ng heat cramps at heat exhaustion. 41 to 54 degrees Celsius naman ay maaaring mag-cause na ito ng heat stroke, kaya huwag kalimutang uminom ng maraming tubig at iwasan muna nating ma-expose sa init ng araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Sumikat kanina ang araw, 5:35 a.m. at sunset naman mamayang 6:13 p.m. ng gabi. Isa sa mga dahilan ng napakainit na temperatura ay dahil na rin sa mahaba at tirik na araw halos bago mag alas 12 ng tanghali. Kahapon nga ay nakuna ng ating ka-RSP na si Kim Manuel ng Marikina City ang mga bagay sa ilalim ng araw na kanyang inilagay. Misto lang walang mga anino ito. Ngayong araw ng April 30, pagdating ng 11:53 a.m. o 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, makikita pa rin natin ito dito sa Metro Manila at mga karating probinsya na ang araw ay halos nasa 90 degrees ang taas, kaya ito dito sa ating kalangitan. Kaya tinatawag itong no shadow day. Nangyayari din ito sa ibang bahagi ng bansa pero magkakaibang araw dahil magkakaiba ang latitude ng bawat lugar o layo natin mula sa equator. Tulad sa darating na Sabado, bukas 11:53 a.m. bago mag alas 12 ng tanghali, makikita naman ang no shadow day sa mga lugar ng Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija. Sa May 4, araw ng Martes, 11:54 a.m. o 6 minutes bago mag alas 12 ng tanghali naman, makikita ang no shadow day sa Baguio, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Isabela. Kung eksaktong alas 12 ng tanghali naman, gusto niyong makita ito, nasa itaas ang araw, mangyayari ito dito sa Metro Manila tuwing sasapit ang tanghaling tapat ng August 13. Matinding init ang ibinibigay nito sa kalupaan at dagat, kaya huwag kayong magtataka kung bakit pinakamaraming bagyo sa buwan ng Agosto. At yan po ang inaasahan natin magiging ng ating panahon ngayong araw ng Friday, last day of April.
Ako po si Professor Edmond Rosales, nagsabing laging maging handa, may bagyo man o wala.